kasalanan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvie sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Pero tayong kopya ng... Sino nag-subscribe? Sinong fiscal na nag-subscribe? Before, we have the prosecutors of Batangas here. Sa inyo ba nanumpa? Yung dalawang sinumpa ang salaysay ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first affidavit. Good morning, honorable senators. The first affidavit, subscribe for a private lawyer, Attorney Aguirre. Attorney? Aguirre. Abogado ito? Yes, he's a practicing lawyer in Batangas City. Lawyer ng? Batangas City, private po. Private practice? Yes po. Apo. Notary Public, okay. The second one. Good morning, Your Honors. I'm Prosecutor Gonzalez. We only have a copy po of the first sinumpa ang salaysay, which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file po. You do not have the second This affidavit? Is the first time, sir, that I'm hearing of the second affidavit. This was There is a second. Sinumpa ang salaysay. Sino tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chairman, if I may. Oh, go ahead. Yung pangalawa pong statement niyan, si KDG na po ang kumuha niya, yung investigator namin. And kinasubscribe namin kay Fiscal Santos. Of Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. So, Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal, pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nang subscribe? It was not subscribed for us, Your Honor, but it was subscribed before a notary public. Part of the counter affidavit? It was attached in counter affidavit submitted by respondents Castro. Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi na gano'n sa affidavit. Tapos yun, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi ko natatakot sa'yo eh. Hindi naman po ako nananakot, Your Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google Pay ka lang. Hindi po ako nag-Google Pay, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga, sige ba, ma'am? May hamon lang ako dito. Mr. Chair, yeah. Mag-list lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa kung nagsabi kayong totoo hindi? Payag ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulpo, payag ba kayo sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yun? Kasi kung pumayag kayo ngayon mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Papunta na po sila at ready okay. Na po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine okay. Before this committee. You better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Ikaw lang, only asking you, not the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulpo at yung asawa mo. Kaya dalawa lang. Dapat po, pare-parehas. Ay, hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo lang sila intindihin. Yes or no? Hindi po. Dapat kapareha. Hindi. Hindi. So ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha nga. Pero alam niyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo
kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka ng totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito, lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the record reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman. Can you answer? May yung tanong ni Senator Tulpo, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na nga yun sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, sir. Pasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga eh, ma'am eh, ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako itunutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At pangating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs., mag-o ka na yun siguro. Di po. Okay. Okay. So, directed. As any query, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah. Nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin sa last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak, bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po is 15 years old lang. Pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here coming from manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. With the committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old, and a child includes one over 18 but is found by the court when adopting the rules of the Supreme Court as unable to fulfill